tulad ng kinagawian. Naghagis na naman ang isang barya itong si Tupe sa ilog sa tuwing may hinihiling nga siyang isang bagay. Sa pagkakataong ito'y patuloy nga ang pagpapagawa ng kanyang pinapangarap na ospital at isang araw ay dinala niya doon si Rita habang nakapiring ang kanyang mga mata. Dahan-dahan nga niya itong ibinulat at nang makita nga ito ni Rita ay tuwang-tuwa ito sapagkat sa wakas nga ay naipatayo na ang ospital na pinapangarap ni Tupe. Noong kabataan nga raw nila ay iniisip nilang ipangalan sa kanilang dalawa ang pangarap nilang ospital. Ngunit darating din daw pala ang panahon kung saan mas iisipin mo ang kapakanan ng ibang tao. Kaya naman pati ang pangalan nga daw ng naturang ospital ay naging para na rin sa masa. Tugon naman ni Rita ay mas napaganda pa nga raw ang pangarap nila ngayon sapagkat nakafocus na nga ito para sa kapakanan ng lahat ng tao. Samantala, tumawag naman itong si Attorney Paulo upang ipagbigay alam sa kanila na magkakaroon na raw di umano ng protection order para sa kanilang mag-ina ang korte at tuwang-tuwa naman itong si Rita sapagkat makapagsisimula na nga raw sila ng bagong buhay. Sa kabilang banda, habang tahimik nga na inaalagaan ni Manang Celia ang kanyang apo ay bigla namang sumulpot sa kanilang tahanan itong si Peterson. Nagulat naman itong si Nanay Celia at tinanong niya nga ito kung papaano raw nalaman ni Peterson ang kanilang tinutuluyan. Ma, gusto ko lamang makita si Andrew. Nagmamakaawang tugon nito. Hindi naman siya pinansin ni Manang Celia bagkus ay nagsisigaw pa nga ito upang tawagin itong si Kyle at agad namang dumating itong si Kyle upang sumaklolo. Pinipigilan niya nga makalapit itong si Peterson nang hindi inaasahan na makahawak nga ito ng isang matigas na bagay na siya namang kanyang ginamit upang ihampas sa kanyang ulo. Agad naman na nawala ng malay itong si Kyle habang itong si Nanay Celia nga ay pilit rin na pinipigilan itong si Peterson na mahawakan ng kanyang apo ngunit sadyang malakas itong isa at di nga nagtagal ay nagtagumpay siya sa kanyang pinaplano. Napaiyak nga itong si Peterson. Mababakas nga sa kanyang mukha na hindi niya kagustuhan ng lahat ng nangyayari ngunit napipilitan siyang gawin ang mga bagay na ito sapagkat maraming ang tao ang pumipigil sa kanya. Tila ba'y nangangailangan na talaga ito ng tulong medikal upang matulungan nga siya na makontrol ang kanyang sarili sa tuwing siya ay nagagalit. Hindi nga nagtagal ay kinuha na ni Peterson ang kanyang anak at umalis. Hindi kalaunan ay dumating na nga itong si Narita at Tupe at agad nga nilang tinulungan ang kanilang kapamilya nang makita nga nilang mga nakahandusay ito sa sahig. Gulat na gulat sila nang makitang walang laman ng crib at tinanong nga nila itong si Nanay Celia kung nasa daw itong si Andrew. Agad naman na nagpaliwanag itong si Celia at ayon nga sa kanya'y kinuha daw ito ni Peterson. Nagmadaling tawagan naman ni Rita ang kanyang asawa upang tanungin kung saan nga daw dinala ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito hindi rin nag-aksayan ang oras si Tupe sapagkat agad nga rin itong tumawag sa pulisya upang humingi ng tulong na mahanap itong si Andrew. Kabadong kabado talaga itong si Rita at tila ba'y hindi nga mapakali. Samantala ito namang si Peterson ay talagang masayang masaya habang nagmamaneho at kinakausap nga ang kanyang anak. Ayon sa kanya'y ninais niya nga raw na makumpleto ang kanilang pamilya ngunit ayaw na nga raw siyang makasama ng kanyang ina na si Rita. Kaya naman paliwanag niya nga kay Andrew, siguro naman daw ay okay lang dito sa bata kung habang buhay ngang silang dalawa na lamang ang magkasama. Patuloy naman ang pagtawag sa telepono ni Rita kay Peterson at nang sagutin na nga ito ng kanyang asawa ay sinabi agad ni Rita kung saan daw ba dinala ni Peterson ang kanyang anak. Pabirong tugon naman ni Tupe ay huwag naman daw sanang kalimutan ni Rita na anak niya rin daw itong si Andrew sapagkat kasal pa nga rin sila at siya pa rin ang tunay na ama sa papel. Agad naman na nag-alala itong si Rita nang marinig niya ngang umiyak itong bata. Wika naman ni Peterson ay umiyak lamang daw ito sapagkat narinig nga daw ang kanyang boses. Natatawa naman itong si Peterson habang sinasabi nga ang mga bagay na iyon. Ngunit hindi nga nagtagal ay hindi nga namamalayan na unti-unti nang tumutulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Habang itong si Tupe at Rita naman ay nagmamadali nga sa paghabol sa kanyang sasakyan sapagkat kasama nga nito ang mga pulisya. Ano sa inyong palagay ang mangyayari mga kaibigan? Mangyaring isulat nyo lamang po ang inyong komento sa ibaba upang atin naman pong mapag-usapan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.